Nakuna ng GMA News ang aktual na pagresponde ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para puntahan ang passenger vessel kung saan nakasakay ang mga nakakita sa labi ng Nepalese co-pilot na si Shitish Chan. May ulat on the spot si John Consulta. John? Yes, Rafi. Mag-aalas 8 nga ng umaga nang makatanggap ng tawag ang Task Force Kalihim kaugnay sa nakitang lumutang na bangkay sa isang bahagi ng Pikaw Channel sa Masbate. Nakuna ng GMA News ang aktual na pag-responde ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para puntahan ang passenger vessel. Matapos ma-turn over sa kanila ng bangkerong nakakita sa bangkay, ay tulong-tulong Rafi ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na mabalot ng body bag ang bangkay at maiangat na isinakay sa rubber boat ng Coast Guard. Pagkapat wala pang identification ay malaki ang hinala ng task force kalihim ng mga oras na yon na ito na ang hinahanap na Nepali co-pilot na si Shitish Chan dahil sa suot niyang itim na pantalon, puting polo at pilot swing pin na nakakabit sa kanyang polo. Agad dinala ng Coast Guard sa Pampang ang na-recover na bangkay. Mabilis siyang isinakay sa naghihintay na military truck. At pagdating sa punerarya ay doon na kinilala ng ama ni Shitish Chan na siya na nga ang kanyang nawawalang anak. Sa press briefing, Rafi, ng Task Force Kalihim, sinabi ni Defense Secretary Voltaire Guzmin na sa pagkaka-recover ng katawan Chan ay tuluyan nang ititigil ang search and retrieval operations ng task force. I-turn over na rin daw nila ang investigasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para matukoy ang pinakasanhi na pagbagsak ng eroplano. Particular na eksaminin, Rafi, ang kanang makina na pagbagsak ng eroplano dahil maaring ito raw ang maging susi sa isasagawang investigasyon. Nakatakdang ilabas ng punerarya ang labi ni Chan mamayang alauna ng hapon at tatalhin ang nasabing labi sa Cebu bago tuluyang ilipad pabalik ng Nepal. At yan muna pinakasariwang balita mula rito sa Masbate. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, John Consulta.